everyone. So, I'm Kim. I'm a physical therapist here in Riyadh. And if you're new to my channel, welcome. So today is January 9, 2020. Happy New Year sa ating lahat. Kumusta po kayo? And it's currently 1:38 in the afternoon. So, pasensya na po, no? And it's been a while since we posted the last video. Medyo busy tayo sa work and wala tayong time mag-edit, so that's why. But I decided to make a vlog today because I want to talk about the recent na nangyayari ngayon, because we are also, parang we're not directly involved, but we're still part of the Middle East, and I wanted to update everyone, no, if what's happening here, kasi madami nagtatanong sa atin, and also I wanna share kung ano din yung nangyayari sa atin dito sa Riyadh, no? Yeah, dito sa Saudi. This particular issue, kumbaga parang nag-umpisa ito a few years back. No, this is according sa mga nababasa natin mga articles, and hindi ito recent lang na ngayon ang nag-umpisa, then there's boom, meron ng ganitong pag-aaway, no, or war. So this all started a few years back, Cold War between the US and Iran, also involving Iraq. And ngayon parang kumbaga nag-ignite lang yung fire na to when Donald Trump ordered the assassination of there's this two generals. So this is two senior government official. So hindi sila basta-basta leader lang, because there were senior official government and a general, no, some associate this general, military general of both countries, Iran and Iraq. And ano naman, ang defense kasi ng US is they are allegedly saying that these two generals are parang mga terrorists, no? And before pa nila, marami nang namatay because of them, they were saying, quote-unquote. And parang yung defense ng US is inunahan lang nila, no, before pa, madami pa po yung maging victims. So before it happens, parang inunahan na nila, yun yung sabi ng US. So we don't know which is true. But we are praying na magiging okay yung lahat, no? So ang tanong ngayon is, kamusta naman kami dito sa Riyadh, because this is a war between Iran and US, and are we affected here in Riyadh? Ano ba, okay ba kami dito? Kamusta ba yung kalagayan namin? Are we affected with the repatriation of the OFWs? Things like that. So, yesterday, no, kasi yesterday talaga parang naging viral yung mga iba't ibang posts about this one. And I was observing, and I was planning also to shoot yesterday. Pero sabi ko, gusto ko munang i-observe yung city. I am located here within the city of Riyadh. Iikot ko yung hindi naman buong Riyadh, pero halos, no, because my work here, for those who don't know, I'm home care PT, and nililibot namin yung even outside Riyadh, we're going there also. And nakikita ko every day yung pangyayari sa road, if there were inspections, if there were police everywhere, no, things like that. And kung makikita mo kasi sa map, yung Iran and Saudi Arabia is almost the same yung kung gaano sila kalawak, no? But
malaki lang ng konti yung Saudi Arabia. And tinatanong ko din yung mga pasyente ko yesterday, sabi ko, ano ninyo, opinions, no, things like that. And I was surprised na they were not bothered at all. Like, i-open mo yung topic na yun sa kanila, tumatawa lang sila, no? And parang parang yung effect sa akin is parang nakakomfort din ako. And I was parang somehow merong peace sa akin na sila nga, syempre native sila dito na sila talaga nakatira. They've experienced so many war, kasi dati nga nagkaroon pa ng war between Saudi and Yemen, and that is a direct talaga na dalawang countries yung nag-aaway. And what happened, okay pa rin. Marami na silang na-experience ng mga ganung bagay, and mas alam nila, no, yung capacity ng bansa nila, mas alam nila kung ano yung possible na mangyayari, no. Mas knowledgeable sila kumbaga compare sa atin na 2 years pa lang naman tayo dito. They were pretty confident, no, na walang, na hindi madadama yung Saudi Arabia. So, and as I was observing yesterday sa traffic, no, normal, parang usual, wala namang something different. Like, makikita kang mga military somewhere or like police everywhere, wala eh. It's just normal, parang wala lang. And I don't know how true is this, yung kahapon na nakita ko sa internet na merong napa-interview, I don't know if it's a spokesperson of the kingdom, pero of Saudi, but he's saying na they don't want to get involved with the problem, which is okay, which is safe, kasi syempre madami ring madadama, you know. It's marami tayong nakikita sa internet na yun, parang naglalabasan na yung mga weapons nila, mga kung ano-ano, and it scares the people. Alam ko kasi dati, nung bago pa lang ako dito, surprisingly, bago pa lang ako dito, year 2018, nakarating ko pa lang, I thought na nagkakaroon ng lindol. Na I was really new na akala ko lindol, kasi nagsishake yung bubong. No, alam mo yung nakahiga ka, yung bubong is cement yan eh. And nagsishake siya. And na-surprise ako because yung mga matagal na dito, sabi ng mga kasama ko sa work, it's a missile na na-intercept ng Saudi. So, i-imagine niyo yun, missile yun na, yung target is dito sa Saudi Arabia, pero hindi pa yun nag-land talaga sa lupa, no? Dun pa lang yun sa air na na-intercept ng defense ng Saudi. So, ganun yung effect niya, na parang lumilindol. I was imagining, like, what more kung tumama yun, no, sa land? Ano kaya yung yanig na maramdaman namin? But praise God, kasi almost 2 years na ako dito, hindi na naulit yun. No, mga, I think, twice or thrice lang na experience ko mismo yun. And 2019, wala na. No, up to now, wala na rin. So, merong mga, diba, merong mga, ang tawag dito? Merong mga, yun nga, yung sa Iran, nagpa-fire ng missiles, no, going to Iraq, no, dun sa base mismo ng US. And hindi naman namin nararamdaman yung mga ganun. Parang wala namang ganung after effect dito sa Saudi. Everything is okay. Wala nang announcement from the king or the government of Saudi Arabia. Tuloy pa rin yung trabaho, tuloy yung wala. Everything is pretty normal. Except lang doon sa, of course, kailangan, it's a responsibility of the Philippine Embassy, no, na bigyan ng, of course, maging vigilant yung mga tao, na mag-ingat in case na kailangan man ng tulong, ng repatriation, gustong umuwi, maging affected man dito, at least they were ready, no, and we were ready also na they have their contact number. So, yun lang yung announcement from the Philippine Embassy, but nothing else, okay yung lahat. Last night, no, nakita natin na Trump
announced na ayaw niya ng ayaw niya na ng war, no? Gusto niya ng peace na. If they are willing to seek peace, he will give the peace. So I think it's God hears our prayers. Talagang very powerful. Kasi knowing the President of the United States, parang, di ba, is very, very, ang tawag ba dito? Parang very brave na parang hindi mo aakalain na sasabihin niya yun. As hindi mo aakalain na sasabihin niya yung mga ganung bagay. Parang wow, nakaka-amaze. And nakaka-amaze kung paano ba ihipuin ng Lord yung puso niya para i-announce yung ganon. And we continue to pray na mag-pray tayo lalo. Huwag nating isipin on the negative side yung announcement na yon, because there were some na nagko-comment na parang natatakot daw siya or things like that. No, huwag nating isipin sa ganong perspective. But let's pray na pati yung Iran is ganun din. No? Ganun din yung maging response, maging positive for the sake of the people, for the sake of people's safety. For all the Filipinos all around the globe, let's continue to pray for these countries, also for the Philippines, na maging safe tayo all the time, no? Especially the people. Marami lang din pagtuturo sa atin, no? We are being taught by the Lord to trust in Him, to seek Him. Kasi madami nang nawawala and marami nang napapalayo. And this calamities, these disasters, these situations, inaalaw talaga to ng Lord for us to stay faithful, for us to go back kung sino talaga yung parang kailangan natin sa mga times na to. So, yun, don't worry sa lahat ng mga family namin dyan sa Pinas, no, sa kung saan-saan mang lugar, no, don't worry, kasi as for now, we are very okay and we pray na magiging okay pa yung lahat after this day. Thank you. And I'll be heading to my work right now. As I've said, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. And papakita ko lang sa inyo ng konti yung ano, yung traffic, yung road, for you to see it. So, yan. Thank you. Let's pray for one another and God bless everyone. Wiped away my past.